Like Your Face Yogi, welcome back to my channel. It's LA. So, thank you to all the supporters of my channel. Thank you po talaga sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po naabot ang 1,000 subscriber. And thank you rin po sa mga nanood ng video ko. In this video, gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung isang, yung bang nanghihinayang ka na sana monetize ka na, yung bang ang sakit, 'di ba? Matagal na sana akong na-monetize. Pero ngayon ko lang talaga nalaman na nababawasan pala ako ng oras ni YT. So, ngayon ko lang din nalaman kung bakit niya ako binabawasan. Alam niyo ba kung bakit? Okay, share ko lang din sa inyo, guys. Before ako nag-check ulit ng aking studio at ng working hours, nanood muna ako ng mga video, ibang video sa YT. Actually, yung iba hindi naman nababawasan ang revenue nila. Okay guys, ito yung cellphone na gamit ko. So, punta tayo sa YouTube. Ayan. Sandali lang kasi piniplay ko yun kanina. Nagpiplay ako. Ayan yung channel ko. Pababa ko. Go tayo sa channel ko. Punta tayo ng YouTube Studio. Ayan. Sa YouTube Studio, makikita kasi dyan yung watch time mo, yung mga working hours. So, ayan. So, punta tayo sa View More, Analytics, View More. Ayan. So, hanapin mo yung watch time minutes. So, ayan. Ang watch time minute ko at present is 79,193 minutes. So, i-click natin yan. Punta tayo doon sa ano, sa lifetime. Lifetime po. Lifetime, ibig sabihin yan, yan yung mga oras na nag-gain mo, nag-gain natin nung nag-start ka sa nag-start ka sa channel mo. So, ang lifetime minutes ko po, focus ko, that is, sandali, pangit yung ano, ayan, 292,949 minutes. Yan yung lifetime minutes ko. So, enough na sana yan siya para ma-monetize. Para ma-monetize. Okay, nawala siya. Balik ako doon. Kasi nga iniwan ko. So, ayan. So, punta tayo doon sa ano. Napakita ko yung lifetime, di ba? So, yan yun siya yung lifetime. So, punta tayo doon sa yung March, nag-start ako ng video nung birthday ko. Pero, 6 minutes lang naging ko. Pero, hindi pa ako vlogger noon. Hindi pa ako vlogger. Hindi pa ako nag-apply ng AdSense ko. So, nag-start naman ako ng dito mga April, wala yung data. 3 minutes. So, yan. May, 0. June, 0. Yung June, July ko, 0 yan. Pagdating ng August, nag-upload ako ng video, nakagain ako ng 14,443 minutes. Okay, yun siya. Okay, pagdating naman, tingnan natin ng September. Tumaas siya ng 70,740. Okay, pagdating ng October, naging 55,630. Bumaba siya na more than 20,000 in minutes. So, bakit siya bumaba? Explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Okay. Pagdating ng November, dito na ako nagseryoso. Bumaba naman siya. Nag-apply ako ng AdSense ko ng November. Bumaba siya ng 27,930 from 50,000. Diba? Bumaba siya. So, explain ko sa inyo kung bakit. Kasi wala pa akong idea noon pero nag-apply na ako ng AdSense ko dyan. December, bumaba naman siya, 19,950. Okay, pagdating ng January, from 19 naging 35,655. At ngayong February, 68,602. So, yung last 28 days ko, 4 weeks, 79,193. Yun at present. 48 hours. So, 4,833. Yung aking ano. So, ang question ko ngayon, bakit bumababa? Bakit nagababa yung watch time natin? Since ang aking lifetime minutes na nag-gain ko, lifetime, or good for 365 days is 292,949. So, bakit bumababa yung oras ko? O oras ang watch time ko. Ayan. So, ayan yung lifetime ko. So, enough na sana yan siya para ma
ma-monetize. Di ba po ba? Okay. So, ayan. Explain ko sa inyo kung bakit bumaba. Ano ba yung mga ginawa ko? Mga ginawa ko yung mga previous month. Bakit siya bumaba yung aking watch time? Ayan yun. So, ayan. Na-screenshot ko siya kanina. Ayan. Yan yung channel ko. So, that is 79,562. Napunta na siya sa... Wait. Napunta na siya sa... Yung sabi ko nga kanina, napunta siya sa 79,105. So, bakit siya nagkaganon? So, ibig sabihin, yes, napupunta nga sa lifetime. Kasi, pero ano bang ibig sabihin ng lifetime? Ibig sabihin ng lifetime, yun yung working hours na nag-gain mo simula nung nagsimula ka sa YouTube. Yun yung nag-gain ko. Ibig sabihin, within 1 year, ang nag-gain ko is 290,000. Ilan yun? 290,000 kanina na working hours. So, enough na to monetize sana. Kung hindi, sana ako nababawasan. Tama po ba? Ngayon, what are the reasons bakit ako nababawasan? I will explain po. To be honest, nanood ako ng movie. So, ang ginagawa ko, pag nanonood ako ng movie, nagda-download ako ng movie dito. Di ko napapakita. Okay? So, actually, ang na-delete ko na movie previous month is hundreds of movies na. Okay, so these are my downloads. So I have this one. I have this. So 388 videos download meron ako. But in the last, lagi ako nag-delete ng 500 videos and 500 videos, 600 videos ang gina-download ko na movie. Pero kanina, ilang oras bang nabawas sa akin? More than 8 hours ang nabawas sa akin. Okay? Pinawisan ako dun, guys. Okay, aaminin ko sa inyo. Kanina ko lang talaga na find out. And I'll check yung dinownload ko na video na hindi ko pinapanood ng tuloy-tuloy. At dinadownload ko lang doon sa YT. Yung sinasabing dinadownload is ganito yon. Since mahilig ako manood ng movie, syempre yung movie it's 2 hours and 1 hour, di ba? Yung sinasabing dinawala siyang data kasi in-off ko yung wifi. Nagde-data lang, pero I will open. Kasi mahilig ako, yung sinasabing download, yung may makita, pag manood ka ng video, mag-replay ka ng video sa YouTube, may download. Diba? Minsan din natin pinapanood, dinadownload natin. Kasi kahit walang signal, wala kang wifi, wala kang data, you can watch the video. Alam nyo ba kung ilan ang dinownload ko kanina? It's mga 8 videos. 8 videos ang dinownload ko. Sabi ko, more than 8 hours ang aking... nabawas sa oras, mga 8. Kasi nagbaba na naman, nag-download na naman yung anak ko kanina. Imagine, ibig sabihin nun, if you will cheat, kung mag-cheat ka, kung YouTuber ka, creator ka sa YT, ibig sabihin, pag hindi mo pala pinanood yung video at dinownload mo lang siya, ibig sabihin nun, babawasan yung working hours mo. Yun yung pagkakaintindi ko. Kasi since then nag-start ang aking YT at nag-download na ako, ay nag-upload na ako ng video. Nag-start ako nag-upload is August, tapos March, hindi ako nagseryoso masyado. Hindi ako nangisda, hindi ako naghanap ng banana. Naghanap lang ako ng banana start ako ng November. Okay? So, every time na magda-download ako, ibig sabihin nun, libo ang binabawas ni YT.
So, every weekend, ang ginagawa ko nun is nag-download ako ng movie. Movie. Then, pag mayroon akong gustong i-download, ay papanuurin, hindi ko talaga piniplay. Dina-download ko talaga para I can watch without signal, without wifi, at saka walang data. Tama ba? Papanuurin mo ng ano, ganun. So, syempre, listen, learn. Listen, learn sa ating mga YouTubers. Instead na ipiplay mo with wifi at saka para counted yung hours nila sa papanuurin mo, binabawas sa akin. So, ibig sabihin nun, kahit i-download mo yun, pupunta pa rin yung hours doon sa may-ari ng channel na dinownloadan mo ng video. At ibabawas sa'yo at ibibigay ni YT doon sa hindi mo o sa may-ari ng video na dinownload mo. Ganon yun ang pagkakaintindi ko. Okay, syempre, dinaya mo yung may-ari ng channel, hindi mo pinanood ng full watch, dinownload mo lang, stop mo na din, you download, then you will watch without the data. So, yun pala, natitrace ni YT yun. So, hindi mo nga piniplay, dinownload mo, so, ibig sabihin nun, yung oras na yun, ibibigay niya sa may-ari ng channel ng video na dinownload mo. Take note of that. So, kung hindi kayo agree sa sinabi ko, it's okay. Then try to explore about it. Try to explore. But listen, learn sa ating mga YouTubers. Especially sa mga newbie pa lang. Okay? So, I hope na may natutunan kayo. Imagine, sana monetize na ako kung hindi ko ginagawa yun. So, from now on, hindi na ako mag-download ng movie. Hindi na ako mag-download ng movie or video using my channel. Okay? So, thank you guys for watching. I hope na mayroon kayo natutunan sa aking video ito. If this video is nakatulong sa inyo, please don't forget to click subscribe and click the bell button para maging updated kayo sa next video ko. And please share also this video para yung ibang mga YouTubers malaman din nila ang aking hinanaing at na-discover, at maybe they will study about it also. Okay, so thank you for watching, guys.